Magandang hapon. Good afternoon, webinar viewers of East Asia Veterinary. Kamusta po kayo lahat? Ang inyong lingkod, Dr. Rolly Encarnacion. Muli, buwabati sa inyo ngayong hapon. Kasama ang aming webinar co-host, Dr. Raquel Silva. All the way from Diwa City, Batangas, our sales supervisor and commercial supervisor. Magandang hapon sa iyo, Dr. Raquel. Hello, magandang hapon, Dr. Rolly. Dr. Jeanette, magandang hapon po sa lahat ng ka-webinars namin and welcome po uli sa isa nating talakayan ngayong hapong ito. Salamat po sa pagsubaybay. Good afternoon, all the way from Isabela, our sales supervisor and technical commercial for our East Asia Veterinary Products, North and Central Luzon. Please welcome Dr. Jeanette Tenoge. Good afternoon, Dr. Jeanette. Hello, Dr. Rolly. Hello, Dr. Raquel. Naimbag nga malim tayo amin, apo. Welcome po ulit dito sa ating webinar ngayong hapon pong ito. Ayun, hindi na po sa inyo ng dalawang magandang veterinaryo ng East Asia Vet. Ano po ninyo mga webinar sa East Asia Vet? Magkita po ang ating meeting at pagkita. Ating talagay sa inyo natin. At sa ulit ko pala, kung nangatikin ang ating mga regular webinar viewers, dito sa aming webinar ngayon po ang July 24, 2020. At ang napili sa ating programa at mapupunta sa ating mga alaga bubble. Ano ang mga nito? At kung bakit sa maraming na nakarang panahon, hindi pa siya ang maraming na ng ating mga butihing mga nag-aalaga na baboy, lalo na sa kanilang. Dr. Raquel, I would like to begin our webinar this afternoon, July 24, 2020. Magbigay po ulit ako ng update tungkol sa ating industry para po sa kapakanan ng ating mga webinar viewers na nag-aalaga ng baboy. Ganun din ang sitwasyon ng ating bansa tungkol sa food security. Ano na ba ang mangyayari sa kabila ng ating gusto kong term na gamitin, the new reality living with COVID-19 virus dito sa ating kapaliguran. Una, hindi magandang balita ang gusto ko muna i-share dahil nakapanggap ako ng tawag at balita mula sa Northern Mindanao. Harinaway hindi ito kumpirmado pero may mga posibilidad na nangyari o maaaring mangyari. Kaya sa lahat ng mga nakikinig po sa aming webinar ngayon hapon na taga Northern Mindanao, particularly sa Davao, at saka papunta ng Bukidnon area, meron na raw po apparently positive case ng African swine fever. Pangalawa, meron din po ako natanggap na informasyon dyan naman sa Southern Luzon, gawin ng Batangas, Laguna at Quezon, eh meron na rin panibagong kaso ng African swine fever. Magkakaroon po ako ng pakikipag-ugnayan sa kagawaran ng pagsasaka, particular sa sangay ng Bureau of Animal Industry sa darating na Lunes upang makahingi ng kumpirmasyon. At ngayon pa lang oras na ito at araw, gusto ko na sanang manawagan sa ating mga kasama sa buhaya ng pag-alaga ng baboy. Umari pong bayong pag-ingat, kung po kayong magpapapasok ng mga tao na hindi kailangan sa loob ng inyong babuyan,
konti ang alaga nyo, o marami, o nagpaparami kayo. Ganun din po ang mas malaga na huwag kayong magpapapasok ng mga biyahero o buyer ninyo ng karne ng baboy o pangkabaing baboy. Dahil ito po ay siguradong mga isa sa kabilanan kung bakit kumalat at lumaganap ang ASF sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Pangatlo po, nakikiusap po ang inyong lingkod na hanggat maaari po na kayo magpapakain ng kanyang baboy. Ang realidad po, parang COVID-19, hindi naman po kayang pigilan ng gusto ng pamahalaan kahit sa kagustuhan nito ng ating mga pinuno ang mga smuggling, no? O yung mga illegal na pagpasok ng karne ng baboy o iba't ibang mga meat products galing sa ibang bansa. Pinanawagan na rin po ng iba't ibang mga stakeholders ng industriya, pareho ng mga nag-aalaga ng baboy at bulok, kung maaaring itigil muna pansamantala ang pagpasok ng mga iba't karne o magkaroon muna ng total importation ban for the meantime hanggat meron mo sufficient supply ng baboy at manok. Yung iba daw kasi, mga nasa cold storage facilities pa. Kaya nananawagan sana ang mga stakeholders ng poultry and swine industry na huwag na muna mag-import at payagan at bigyan ng permission ng pamahalaan. Alam po ninyo, hindi rin natin kayang tigilin ano man ang magiging desisyon ng ating pamahalaan. Ngunit tayo po mga stakeholders, tayo po mga responsable nag-aalaga ng baboy, ano? Pagtitigil po na muna natin ang ating mga locally produced hogs and poultry meat upang matulungan natin ang mga nahihirapan at naghikahos o mga nalugeng mga kababayan na nasa industriya ng baboy at ng pag-aalaga. Sige po, yan po muna ang update ng ASF. Ang maganda pang balita na gusto ko isunod, mukhang malapit na ang convincing trial ng mga ASF vaccine. Although matalupay ang mga gawain ng mga scientists sa panahon ngayon, baka yung commercial availability ng ASF vaccine may not yet be in the next few months, hopefully, by the end of the year or by middle of or early next year, magkaroon na po tayo ng ASF vaccine. Gusto ko lang ipahayag sa ating mga manonood ngayong hapon, very similar po COVID-19 virus at saka ang problema natin sa ASF, sa kabila ng pareho itong malumbang viral organism. Pandemic, bakit po? Wala pong robot, walang bakuna. Habang kumakalat ang COVID-19 sa maraming bansa sa buko, ganun din po ang ASF. Sa katunayan, ang latest update pati sa Vietnam, pati sa mga ibang bahagi ng Europa, merong mga panibagong kaso na nai-report. Alam po ninyo, minsan sa kapigasan na rin ang ulo ng mga tao, minsan na nag-aalaga o nagkakalakal ng baboy at saka ng karne, eh, alam mo may diferensya, alam mo ang ulo. Pilit pa natin itong ginagawa ng paraan upang makarating sa merkado. Halinawa, itong konting panawagan namin, ang minig ko, ay maging babala upang wag nang tumalat. Mahinto ang paglaganap ng ASF at meron pa tayong mga concern tungkol naman sa bird flu. Eh, nasa kalagitnaan na tayo ng pandemya ng COVID-19, wala na po tayong lulugaran sa ating lipunan kapag nagkaroon pa at nanatili o kumalat sa ating sugiran. Okay, mga ka-webinar viewers, gusto ko na po umpisang talakayin ang ating paksa. Marami na, palagi ko na isi-share. May 30 taon na po akong veterinary baboy.
Natutuwa po ako sa kasalukuyang panahon. Marami na po sa nag-aalaga ng baboy, kahit yung mga nasa kanayunan na ilang ulo ng baboy ang inaalagaan, ay marunong na po at natututo ng magpurga ng kanilang mga alagang baboy. Bibigyan din lang po natin sa aming talakay ngayong hapon, ano ba ang kahalagahan? Bakit importante at mahalaga kahit wala po kayong nakikita ang gulate sa kapaligiran ng inyong mga alagang baboy, ay magkakaroon po tayo ng payo na may share sa inyo kung bakit kailangan magkaroon kayo ng regular na programa ng pagpupurga, ano ang benepisyo rito, at paano ang tama at wastong sistema at pamamaraan ng pagpupurga ng ating alagang baboy. Gusto ko na pong umpisang talakayin ang benepisyo ng pagpupurga. Doktora Rabel, sa karanasan mo muna dyan sa South Luzon, sa region ng Calabarzon, ano? Ano ba ang nakikita mong tingin ngayon ng mga nag-aalaga ng baboy? Meron ka pa bang naririnig na hindi nagpupurga? At kung nagpupurga sila, ano ba ang mga particular na klase ng pampurga ang hinahanap nila o gusto nila o pangkaraniyang ginagamit? At ano ba ang mga nakuwento sa iyo o nasaksihan mong mga problema kapag hindi maganda ang pagpapatupad ng programa ng deworming sa ating mga alagang baboy? Go ahead, Doktora Raquel. Yes po. Doc, bago po natin, bago ko po kayo bigyan ng background dito sa Calabarzon area at saka sa Bicol region tungkol sa deworming, Doc, gusto ko lang pong idagdag sa ASF update natin ngayon. Doc, kasi parang 2 days ago, July 22, pumirma po sa MOA, Memorandum of Agreement, ang PCSP, ang Philippine College of Swine Practitioners, sa pangunguna ni President Zoilo, Dr. Zoilo Lapus at saka yung ITCPH po natin sa pangunguna ng iyong kaklase na si Dr. Ruth Miklat Sonaco. May mukuha po sila na ibababa daw po sa barangay level through the LGU yung mga kaalaman tungkol sa ASF. Ito daw po ay para Doc, tuluyang for surveillance, monitoring, and control, Doc. Parang yung ang gusto nila mangyari, Doc, ang objective nitong MOA na to, ay ile-level up yung biosecurity ng mga farm, kung ito man ay backyard o commercial, Doc. Parang ile-level nila sa level ng Philippine College, PCSP. Gusto po nila ganyong klaseng level ng biosecurity ang ipapatupad ngayon. Isa yun po yung, Doc, sa mga narinig natin na update sa ASF. Isa sa mga moves o ng ating industriya. Doc, tungkol naman dito sa ating topic ngayong hapong to, ano yung deworming? Dito po sa area namin, ang kalimitan pong ginagamit, meron po mga oral, Doc, na dewormer, meron din naman po na inihahalo sa tubig, at meron din pong injectable katulad ng ivermectin. Opo. Doc, sa ivermectin po, yun po yung kalimitan kong naririnig. Kaya lang medyo stressful nga po sa ating mga alaga kasi kalimitan dito may form na injectable. Ito naman pong sa oral or liquid yan or premix, yung ating naririnig dito ay laging praziquantel po. Praziquantel po ang isa sa mga sikat dito na pamurga. Kasi Doc, kalimitan dito kahit mga backyard, lalo na sa commercial, Doc, pinapractice po nila ang regular and scheduled deworming. Kasi naniniwala sila, Doc, na pagka ang deworming ay nakaligtaan mo o minsan na nawala sa programa mo, na skip mo, nalibanan mo, bababa yung average daily gain ng iyong alaga, lalo na mga baboy. Siyempre, gagaan ang timbang. Tapos, isa pa dyan, Doc, mababa din ang feed conversion ratio. Sayang naman yung mga ipinapakain natin sa ating mga alaga kung hindi rin lamang magka-count dahil sa mga kakumpetensya nila ng ating mga alaga sa mga nutrients na maaring sanang sa kanila na napunta. Doc, yun po yung mga update dito sa deworming sa Region 4. Okay.
Doktora Raquel, maraming salamat. Doktora Jeanette, malawak ang karanasan mo sa pakikipag-ugnayan sa mga pagsasaka na nag-alaga ng baboy sa kanayunan, ano? Yung iyong malawak na karanasan sa iba't ibang parte ng Pilipinas nung tayo ay tumiikot sa iba't ibang lalawigan, nagbibigay, nagkukondak ng seminar ng ating mga kaportsya. Ano ang naging dahilan kung bakit kung araw eh madalang ang mga nagkukulga ng baboy? At bakit tingin mo eh naging dahilan din na ngayong gumaganda na ang mga alaga ng baboy sa kanayunan? Nakatulong ba ang tamang programa ng pagpupurga at natutunan na ba ng mga maliliit na magsasaka ang kahalagahan ng pagpupurga? Ano ang maibabahagi mo dyan, Dr. Jeanette, sa ating mga mga? Ayun, Doc. Tama, Doc, no, yung mga nasabi nyo kanina, pati si Dr. Raquel, regarding po sa itong ganitong klase ng topic natin ngayon, yung deworming. Sa tagal na natin, Doc, na nag-iikot-ikot, tama po yung sabi nyo, iba-iba po yung mga na-encounter natin ng mga hog raisers sa buong Pilipinas. And karamihan sa kanila, Doc, naging hindrance sa kanila noon na parang hindi talaga sila, yung iba, hindi nagpupurga dahil unang-una, ang lagi nilang rason noon, Doc, ay sabi nila, kailangan pa ng technician, yung mga bago sila magpurga ng mga baboy. Kailangan may marunong tumusok ng injection sa kanilang mga baboy. Yun lagi, Doc, ang kanilang dinidiscuss lagi sa atin na sinasabi, nagpurga na po ba kayo? Hindi po. Vitamins, nagbibigay. Mga ganun, Doc. So, unang-una, yung administration, kakulangan ng administrasyon po dun sa pagtusok, pag-administer, pagpapainom ng mga baboy nila sa pamurga. Isa pang concern dyan, Doc, nakagawian kasi ng mga hog raisers natin yung mga makalumang pamamaraan, Doc. Lagi nilang sinasabi noon, kailangan yung mga dahon-dahon ng ipakain sa mga baboy daw nila, ganyan. Eh, lalo na po ngayon, maganda po itong discussion natin, itong webinar natin, Doc, para ma-inform po natin yung mga webinar viewers po natin na nag-aalaga, mapaisang inahin man yan o maraming baboy, na sa ngayon po, marami na pong mga bagong pamamaraan para po ma-deworm, mapurga yung ating mga alagang baboy. I-discuss, maganda rin, Doc, na ma-discuss sa kanila yung administration, yung dosaging ng dapat pamimigay ng pag-deworm, at kung ano po ba talaga yung sa schedule. Kasi, Doc, sa pag-encounter namin, na karamihan, Doc, nung na-encounter namin sa mga field, dun sila nalilito kung ilang araw sila dapat magpurga. Dun sila na guguluhan minsan, Doc, kasi sasabihin nila, hindi naman namin alam kung kailan namin dapat purgahin. Maraming mga misconceptions, Doc, sa schedule ng kumumurga. Okay, thank you, Dr. Jeanette. Umpisa ko na, maganda yung iyong binigay na mensahe. Doktora Raquel, gusto kong sundan, ano? Gusto kong batiin, ano? Lalo na yung mga kasama, mga liderato ng Philippine College of Swine Practitioner na bagit mo sa pangunguna ng aking kakaibigan, Dr. Sholo Dapus. Lalo na si Dr. Max Montenegro, ang ating ang ating po consultant sa ating araw-araw na gawain, lalo na ang aking kamag-aral sa Kuleyo, si Dr. Ruth Miklatsunako ng IPCPH. Dahil tama ang inyong balita nung kamakailan lamang, nagpirmahan na ang IPCPH sa pangunguna ni Dr. Sunako at ng PCSP ni Dr. Lapus na makakaroon ng Bantay ASF sa barangay. Noong una kasi, ang plano niyan sa lalawigan ng Bulacan, ngunit sa tingin ng tama at naging permiso sa Bulacan, parang wala na rin babantay ang masyadong mga barangay sa lalawigan ng Bulacan. So, dami ang mga tumahaan dyan. So, nararapat na tamang-tama, siguro na may mga reported cases of positive ASF sa lalawigan ng Batangas. At dahil sa magaling na liderato ng lalawigan ng Batangas at ng mga maraming responsable veterinaryo sa local government units,
sa panguna ng provincial veterinary dyan, eh, matagumpay na mababantayan na hindi niya umalat o lumagana pa ang ASF dyan sa parte ng Batangas. Ngayon, tama si Doktora Janet, ano? Nabanggit din ni Doktora Raquel, mga ka-webinar viewers namin ngayong hapon, gusto ko pong bigyan din bakit po kinakailangan nagpukurga ng ating alagang baboy. Kay konti po yan, o nagpaparami kayo, o marami po na. Una, nabanggit ni Doktora Raquel, na apektuhan matindi ang paglaki ng ating mga alagang patabaan baboy. Hindi po maganda ang feed conversion efficiency dahil may kompetensya po ang ating mga alagang baboy. Kapag pinakakaya natin ito, kahit commercial feed o magandang klase, kung marami naman o meron naman presensya ng bulate sa iba't ibang parte ng katawan, eh maapektuhan po ito. Pangatlo, magiging matamlay, maputla, magtatae, susuka, uubuhi ng ating alagang baboy. Pangapat, alam po ninyo ang mga itlog ng mga bulate, mahirap po itong puksain. Hindi po ito kayang sirain ng mga disinfectant o kung anumang mga pamatay ng mga insekto o ng mga bulate. Eh dahil kapag ito'y napunta na sa kapaligiran, ang pangkaraniwan po kasing paraan kung paano kakalat ang bulate ng baboy o yung mga internal parasites, ay nagmumula ito sa mga dumi ng mga matatanda o may edad o mga breeder animal na ito ang na hindi napupurga ng tama kung lalabas sa dumi nito, kundi bulate, mga itlog ng bulate, at ito na po ang magkakalat ng parasitiko na ito sa iba't ibang alaga ng baboy. So maaaring palang kumalat ito, mga itlog ng bulate sa mga bota, sa mga sinelas, sa mga sapatos. At alam ninyo, ang mga ibang bulate ng hayop, nakakahawa rin sa tao. Kaya mahalaga pong mabigyan namin ng diin na kinakailangan po pagka naisipan nyo at na pagdesisyonan nyo mag-alaga ng baboy upang ito yung maging hanap buhay ninyo sa mga kanayunan na may lugar kayo mag-alaga ng baboy, kami naman ay hindi kaya at namin kayo mag-alaga, kailangan lang pong isama ninyo ang programa ng pagpupurga upang maging kapakinabang ang inyong pag-aalaga ng baboy. So, sagutin ko na ang bagya ang mga tanong na binigay ni Dr. Janet, pero bago yan, batiin ko po muna lahat po ng ating mga viewers sa ating webinar, live viewers, naka-StreamYard apps po kami ngayon. Salamat sa aming EDL Corporate Digital Marketing Manager, Ian Agenza. Andito sa ating webinar, kapiling natin si Edelvito Dalisay. Magandang umaga daw kasi watching all the way from Saudi Arabia. Sugin natin po si Sir Edel. Ang ating po kasama, si Noel Tuma. Pari Noel, mabasa ko ang pangalan ng ating mga kakosa rito sa East Asia Bet. Ang mga Central Advisor ng Ministry at mga PSA. Magandang hapon, Jumar Aranyo from Davao City. Pako Jumar, buti nakikinig ka. Araw-araw na iba yung paglilinis at pagdidisinfect ka ng mga kulungan ng baboy natin. May mga reported cases daw ng African swine fever sa Davao. So, iba yung ingat. Yun lamang may gagawin po sa loob ng baboyan. Yun lang po ang papasukin ninyo. Araw-araw po kayong gumamit ng disinfectant. Katapos po, dinisin mabuti ang inyong kulungan. Okay? Ang tanong nito para direct early at yung programa. Say natin, ano? Una, patabaan ng baboy sa Ingles, yung ating fatting pig. Ang unang purga po ng baboy, 32 to 35 days old mula nung ito'y ipinanganak. After 4 to 5 weeks, unang purga po. Kailangan purgahin po natin upang kung ito ay may nakain o na-expose sa bulate. Mula nung ito'y ipinanganak, hanggang sa dumedede sa inin, awatin ng 30, 28 or 32 days, baka nagkaroon ng exposure to
sa dumi ng kanyang inahin at may mga itlog ito o may bulati ito. Mapupunta ito sa Diyos. Kaya nararapat ang unang bigay. Ika-apat, papuntang ikang limang linggo ng edad ng biek, pupurgayin po natin. Ano ang mga pangkaraniwang pamurga na nakita natin efektibo? Hindi lamang ayon sa libro, sa karanasan natin, o sa makabagong sistema ng pagpupurga, ang pangkaraniwan, levamisol, hydrochloride, paxiquantin, ivermectin, fenbendazole, yung kung dichlorpos beach, the warmer. Mamaya, bibigyan din ni Dr. Raquel Silva at Dr. Jeanette ano ang mga particular na pamulga base sa kanilang karanasan, paano paggamit, paano ibibigay, at yung kailang ginagamit. Ito tuloy ko ang programa. Sa patabayang baboy, 32 to 35 days old, bago po kayo magbakuna. Tulitin ko, ang pagpupurga po, bago po kayo magbigay ng bakuna. Okay? Ano ba ang bakuna? Sa patabayang baboy, dalawa. Respiratory vaccine at cholera vaccine. Ang unang programa nga ng bakuna, kamukha ng mga nakarang webinar, ikatlong linggo. Huwag po kayo mag-alala. So, 21 days old from farrowing o kapanganakan, wala pa hong bulate na nade-develop sa ating buhay. Maliwanag po yan. It may take 4 to 6 to 8 weeks bago magkaroon ng maluba o ng sitwasyon ng parasitiko sa loob ng katawan. Kaya ang una, pinakamaga 4 to 5 weeks at uulitin po ito kada 6 na linggo hanggang 8 linggo, 6 to 8 weeks o 1.5 months to 2 months. So ang programa, 35 days old on the average. Susunod po yan ng after 6 to 8 weeks. Kung pinalalaki po ninyo ang patabayang baboy ng 5 hanggang 6 na buwan, ang edad, makaka-3 hanggang 4 na pagpupurga bago po ito ay mapupunta o ibebenta sa merkado. Malinis po yun, paniguruhan. Pangalawa, sa breeder animal, lumalaga pa lang po ang replacement gates. 6 hanggang 8 buwan, 6 to 8 months, kinalalaki po ang replacement gate o lumalaga galing sa breeder farm, dadalhin sa inyong pabuyan. Isolate po ninyo, quarantine, ng mga 4 hanggang 6 na linggo. Doon po ninyo pupurgahin at doon po ninyo babakunahin. So from 6 to 6.5 months, isang purga, pangalawang purga sa dumalaga, bago nyo pagkastahan either natural o artificial insemination breeding, 8 months. Maliwanag po. So 6.5 months, after 1 month or 1.5 months, uulitin po ninyo bago po ito bigyan ng unang similia o natural breeding at the age of 8 months. So maliwanag po yun. Patabayang baboy, 4 beses, mula 30 to 35 days, every 6 to 8 weeks thereafter, kada 6 na linggo, isang buwan at kalahati hanggang 2 buwan, uulitin ang patabayang. Sa dumalaga o breeder, 6.5 to 8 months, isang beses, uulitin bago paastahan na 8 months. Sa inay naman, ikatlo, bago mga anak, 7 to 14 days. Sa linggo, 2 linggo, bago ito mga anak, dapat paggahin po ninyo ito. Sunod, pagkawalan ng piglet, halos sabay ang pagpupurga ng kanyang mga biyeng ang kanyang inahin. Okay? Kung 32 to 35 days ang edad ng piglet pag unang purga, isasabay niyo na pong purgahin yung inahin na inalis ninyo yung sa paanak. Maliwanag po yun. Okay?
Watching all the way from Qatar, our regular webinar viewer, Joel Bore Servas. Ma'am Lani Nagdamen, good afternoon. Doktora Raquel, ano ang inire-recommenda natin o ang mai-recommenda mo sa ating webinar viewers ngayong hapon at anong programa at dosage ng ating world? Go ahead, Doktora Raquel. Yes po, mga ka-webinar, salamat po, Doc, binati nyo na po si Ma'am Lani Lagdamen, good afternoon daw, si Sir Joel Bore Servas, all the way from Qatar, nanonood siya, and si Sir Jumar Aranyo from Davao City pa, si Sir Eddie Lito Dalisay, good morning daw po, watching from Saudi Arabia din, ang lalayo nila. Tapos, Doc, ito po, yung tungkol sa deworming, Doc, yung ating dewormer po kasi dito sa commercial level, meron po tayong nakapackage na per kilo. Bakit po per kilo? Kasi matipid pong gamitin. Ito po ay combination ng praziquantel at saka levamisole hydrochloride. Maganda po ang kanilang tandem, kumbaga ang tinatawag natin synergistic ang kombinasyon ng dalawang ito. Bakit? Kasi ito pong praziquantel, magaling po siya kahit sa mga immature o yung hindi pa well-developed na mga bulate. Yun po ay inaatake niya. Tapos ito namang levamisole hydrochloride adok, broad spectrum siya. Ibig sabihin, may tapeworm, nodular worms, which is common sa ating mga alagang baboy, tinatarget niya po yan. Yun ang ibig sabihin ng broad spectrum. So, yung synergistic combination nila, Doc, ginawa natin dito sa atin sa laboratory para makakame up tayo dito sa ating Hintel Plus. Tinatawag, Doc, natin siyang Hintel Plus. Ito po ay maaaring premix o yung pulbos natin na inihahalo sa feeds. Maaari din namang pulbos na water soluble o yung binabanaw natin sa tubig. Kung sa mga feed mill po, Doc, or may mga farm din na nagpa-practice nito, lalo sa mga commercial farms, ang Hintel Plus premix po, yung isang kilo po o isang jar nating packaging, ihahalo lang sa isang tonelada ng feeds. Tapos, yan, ihahalo. Make sure lang po na ang pagkakahalo nyo evenly distributed o pantay dun sa feeds para lahat po ng mga baboy natin ay sisiguraduhin natin makakakain ng portion ng Hintel Plus natin na premix, Doc. So, isang kilo po ng Hintel Plus premix, isang tonelada na feeds na po, napakadami na po. Tapos, yun po ay gagawin natin ng 24 to 48 hours sa feeding natin. Dapat nandun siya sa kanilang feeding. Feeders, nasa feeders nila. Tapos, Doc, ito namang isa pa po na per kilo rin ang ating packaging, Doc, Hintel Plus WSP, yung water soluble powder naman po natin. Mainam din gamitin, lalo po sa mga manok. May mga kliyente po kasi ako dito na mas prefer nila tong ihahalo sa painumin na tubig. Madali-madali din lang, Doc, gamitin. Yung isang kilo po natin, ihahalo mo sa 300 liters na tubig. So, ang tawag namin dyan, 1:3. Ang isang kilo, 300 liters na tubig. So, kung kalhati, 150 liters lamang ang iyong ihahalo. Madali rin lang, Doc, kasi isasama mo lamang sa painom ng tubig ng ating alagang baboy o manok man, sigurado po natin na maa-absorb niya at dadaan po sa kanyang intestine yung ating for absorption yung ating mga gamot or pamurga. Doc, ito yung mga ilan sa mga commercially used at commercially market po natin na pamurga, Doc, na very very effective po dahil meron po tayo mga dito mga kaibigan po na gumagamit na nito at patuloy po silang gumagamit. Naka-program din po sila kaya alam natin kung kailan ang schedule ng kanilang purchase. Yung sinasabi mo nga, Doc, na 30 to 35 days unang first ng life, tapos after that ay meron na siyang 45 or 6 to 8 weeks thereafter, sunod-sunod yun. Yun, ganun, Doc, ang program din dito, kaya within a year, parang 3 to 4 times po silang nakakapagpurga, Doc. Yun po dito ang mga program natin. So inuulit ko, Doc, Hintel Plus Premix at saka water soluble po. Sige. Doktora Raquel, thank you for that. Habang nagkikwentuhan kami ni Doktora Jeanette, pakiusap ko sa iyo para makita ng ating mga viewers, isulat mo sa comment box yung pangalan ng product at saka paano ang paggamit.
Okay, para mabasa nila sa Ginet, ha? Baka hindi nila naisulat yung sinabi mo. Pupunta ako muna sa Doktora Janet. Doktora Janet, patiin mo nga. Parang puro overseas sa hardware niya yan. Patiin mo nga. Ikaw na mag-ano bago mo bagitin yung iyong kinporga. Thank you. Ayun, Doc Rolly. So, magandang hapon po sa mga nanonood sa atin. Ito, Doc, pang-international talaga tayo. Unang-una, Doc, kanina, no, yung mga taga-KSA, karamihan, lalo na po, nag-watch talaga sila sa atin. Isa pong nag-promote na, ano kasi, yung ate ko po, nasa Kingdom of Saudi Arabia din po siya, sa Taif po, nasa Taif po yung ate ko. So, magandang hapon po sa inyo. Thank you po for watching. Ito, Doc, pang-international, Sister Esmer Bagayan, watching from Italy. So, thank you po sa panonood. Noah Tricog, good morning pa lang sa kanila. So, watching from KSA Alcobar, God bless po. Okay, Sister Nong Salcedo, good afternoon po. Masayang panonood po from Minalabac, Camarines Sur. Ayan, magandang hapon po. Ito po, aha, may mga tanong na sila, Doc, no? So, later siguro, basahin na natin mamaya yung mga tanong na nakapost dito. Ayun, Doc, regarding naman po, Doc, sa mga experience natin dito sa pag-iikot, no? Regarding sa deworming. Karamihan, Doc, tama po yung sabi nyo kanina, at least na i-discuss na po natin yung tamang schedule ng pagbabakuna, ay pagbibigay ng dewormer. Ang nagiging problema din kasi, Doc, sa mga backyard man o mga medyo marami-rami din pong ano, kung hindi po sila naka-record, kung wala po silang data recording sa kanilang mga farm, lalo na po pag mga backyard kasi hindi sila masyado nagsusulat. So yung scheduling minsan, Doc, ng pagde-deworm, nakakaligtaan po nila yon. So pag na-encounter na po lang siya at lumalapit sila sa amin, kasama ng mga ahente po natin, mga TSR, ang lagi lang po namin na-encounter sa field, Doc, actual field, ano po ito, experience, sasabihan po nila kami na, Doktora, kailangan po sana naming mag-deworm kasi po yung mga baboy po namin, yun na, Doc, magsasabi na sila ng mga gross physical na itsura na ng mga baboy nila na kailangan na daw pong purgahin. Unang-una, Doc, magsasabi sila na mabalbon daw, parang mabalahibo yung kanilang baboy, ganyan. Yung iba, lumalaki na yung fat-bellied na po, distended yung kanilang abdominal na, yung mga chan po nila, Doc, mga ganun na mga karamihan, Doc, na na-encounter natin yung mga tipong may mga siguradong bulate na, may mga parasites na yung kanilang mga baboy. Saka pa lang po sila magpupurga. So, kung nakakaligtaan man po nila yung mga scheduling na diniscuss nyo kanina, Doc, so, sa appearance sila nagbe-base. Sasabihin nila, ang dami-dami ko namang pinapakain, mini-measure ko talaga, pero payat pa rin. Hindi pa rin magana kumain. Laging ganun, Doc, yung ating mga na-encounter. Yung iba, Doc, to the point na natatakot na sila dahil yung kanilang mga alagang baboy nagsusuka na ng mga bulate. May mga lumalabas na daw po na uod sa kanilang mga bunganga. So, natitrigger na sila. Yung iba naman po, Doc, minsan sasabihin nila yung mga buntis daw, ganyan, na mga alaga nilang baboy dahil hindi nila alam yung proper kung ilang linggo dapat sila mamurga. Natatakot na sila na may mga lumalabas na daw na dugo, Doc, sa puwitan ng kanila sa ari nung kanilang alagang baboy na nami-misinterpret na nila, kala nila nakunan na daw po ito, yung mga ganun, Doc, na only to find out, problema lang po talaga nila yung kanilang pagde-deworm. So, napaka-thankful tayo, Doc, no, na i-discuss to sana yung scheduling, na maganda rin po talaga na maisulat din po sana natin yung schedule, kung anong araw, para po pag may mga na-encounter pa po tayo, hindi na po yung actual na appearance na lang ang sinasabi ng ating mga webinar viewers. Okay, yeah. Doc. So ito na po. Sa ating produkto naman, Doc, napakasimple lang po. Yung una kong sinabi kanina sa inyo na hindi na kailangan ng mga technician para mag-inject pa. Kailangan magtusok ng mga injection sa ating mga alagang baboy. Ngayon, Doc, meron po tayong produkto. We have the Pork Chop King Purga, Doc. Pangalan pa lang, madali lang pong i-memorize to. King Purga, bulate di uubra. So, yun po yung ating tagline dyan. Napakasimple po nito. Available po ang ating King Purga sa sachet po at saka isang kilo na pouch. Ito pong nandyan po sa ating screen ngayon. Sa monitor po natin, makikita nyo po yan. As it is na po yan, yung itsura ng produkto. Ito pong ating King Purga ay levamisole hydrochloride po ang composition ng gamot.
na kung saan yung diniscuss po kanina ni Doc Raquel, mga bulate po ang talagang tinitira nitong ating gamot na to. So, pag nag yung sa administration, Doc, manapakadali lang po nito. Yung isang sachet lang po natin, ihalo po sa isa o dalawang kilong feed ng pagkain po natin sa ating mga baboy. Ihalo lang po doon, ibudbud lang po yun. Pwede na po yung mamurga, yung isang sachet, limang biik po yun. So, 1:5. Ganun lang po siya kasimple. Kung sa grower stage o mga patabaing baboy po, yung isang sachet po, sakto na po yun sa tatlong ulo po ng grower or finisher na baboy. Mas madali na naman po pag sa inahin. Yung isang sachet lang po, okay na po yan sa isang inahin din po. And Doc, ito ang kainaman po ng ating King Purga. Pwede rin po itong gamitin sa ruminant, sa mga baka, kambing, large and small po, pwedeng-pwede po ito. Ang nagiging usapan lang po dito, every kilogram po, every 12 kilogram po ng ating mga alagang baka kalabaw. Yun po yung ating tansyahan sa pagbibigay ng proper dosage po nitong ating King Purga. Yan daw. Okay, very good. Thank you, Doktora. Gusto mo lang idagdag, ganito po. Meron po tayo mga nakikinig po yung binalatin ngayon, ano? Na nag-aalaga ng baboy sa kanayunan, nakakalat, naka-pre-range ba? Yung baboy, sabi sa inyo kayo sa Vera, sa Batangas, may nakita na ako dito. Ngayon, kapag ang baboy po ng mga babae na labas o naka-pre-range, wala sa mga simentong kulungan, dapat po, gagawin natin 20 kilos. At 20 kilos, dapat pupugayin natin kada dapat hanggang 6 na linggo. Nakita niyo ang pagkakaiba. Mas bata at saka mas madalas ang pagpupurga. Okay? O kung hindi man, nakakulong nga sila, pero hindi ninyo regular pinakakain ng commercial feed, binibigyan po ninyo karamihan ay pinagbabawal na natin ang swill feeding o kanin baboy, kinakailangan po tumimbang ng 15 to 20 kilos kahit at kada 4, 5, 6 na linggo po ulit. Okay? So mamaya po, ikatay po dito sa screen ang programa ng pagpupurga sa ating mga alagang baboy kung ito po ay nakakalat o nasa free range, you know? Batiin mo nga muna, Doktora Raquel, yung mga nanonood o kung sa ibang bansa sa kapitanong. Yes po. Ito po, si Sir Esmer Bagayan. Hi, hi po, sir, watching from Italy. And then si Sir Noah Trico, good morning, watching from KSA Alcobar, nasa Saudi si Sir. Hello po, sir. Salamat sa panonood. At yung kabarangay ko dito sa amin, si Sir Arnel Olave, nanonood siya. Hello. Tapos ang ating ka-excellence po, si Sir Rich Den Richard Sena, nanonood din. Sir, salamat sa pagsubaybay lagi. Tapos to po, si Sir Nong Salcedo. Good afternoon po. Masayang panonood po from Minalabak, Camarines Sur, all the way from Bicol, si Sir Nong. Eto po, tamang-tama may tanong, si Sir Jumar Araño, nabati natin kanina. Doc, ano pong best practice sa pag-disinfect ng kulungan ng alagang baboy at manok every month or every harvest? Magandang tanong, Sir Jumar. Thank you, Dr. Raquel. Nabati na ating mga webinar dito. Ako na po ang bibigay lahat ng payo dahil po sa mabala ng public scientific, lalaki ko na po, pag-ipwento po sa inyong mga kaibigan, kapitbahay, kapitbahay. Basta po kakilala ninyo nag-aalaga ng baboy, lilinisin po mabuti araw-araw ang kulungan ng baboy. Kahit po yung naka-pre-range sila, hindi po pabayaan masukan ang kapaligiran. Tignan po ninyo ang mga damo, dinisin niyo ang mga kulungan araw-araw, lalo na kung ito po ay nakakulong sa mga simentong kulungan. Pagkalinis mabuti, after thorough cleaning of the pig pen o yung inyong mga building na may alagang baboy, kahit yung mga naka-open sa free range,
use disinfectant and practice disinfection every day. Araw-araw po. Bakit po? Walang gamot, walang bakuna sa ASF, ang tanging panlaban ninyo, pumabain o puksain ang virus sa kapaligiran at loob ng pulungan sa inyong mga sapatos, mga damit, duro ng sasakyan, o mga fomites o non-living things. Makakapit po ang ASF virus dyan ang matagal na panahon. Kailangan po puksain. Pangalawa, gaya na sinasabi ko, kahit sa manok, kahit po nandiyan ang manok, dalawa po ang disinfectant at gusto ko ibahagi sa inyo. May nagtatanong kanina, anong magandang disinfectant na gamitin? Tanong ni Cocos Resma. Ang isi-isabit po, dalawa po ang aming pinapromote o pinakikinala sa merkado na disinfectant. Ang una po, Glutaquat, available in 4 liters, 15 and 30% concentration. Ano po ang effective dilution rate kung meron pong kwento o babala sa inyong kapaligiran, 1 is to 400. Ang isang litro po ng Vibatec o ng Glutaquat, 15. Dalawang gram na malinis na tulog. Buti ko, ang isang litro ng Vibatec o Glutaquat, dalawang gram o 400 liters ng malinis na tulog. Paliwanag po, meron po kaming Glutaquat, 30%. 1 is to 800. Isang litro po, 4 gram na ng malinis na tulog. Nakita po ninyo, matipid. Powerful po ang laman nito. It contains glutaraldehyde and benzoyl chloride chloride. Synergistic action upang patayin ang ASF, ang cholera, Newcastle disease, bird flu. Alam ba ninyo, ginagamit ko din po ito at ng marami pang ibang tao sa kanilang mga kabahayan for household domestic use. In 10 to 15 minutes contact time, merong pag-aaral, pupuksayin ng glutaraldehyde, chemical disinfectant, even COVID-19 virus. Kumaliwanag po yun. So ang aming po, Vibatec, meron pong sachet, mga kaporchamp, meron pong 120 ml, meron 1 liter bottle. Aming pong mga East Asia Vet webinar viewers and listeners, meron po kaming Glutaquat 15% available in 4 liters, Glutaquat 30% available in 4 liters. Paliwanag po yun. Ha? Dr. Janet, may gusto kayo dagdag? Ayun, Doc, no? Doc, hindi, gusto ko lang din po i-add sa ating webinar ngayong hapon regarding the warming na hindi lang po karaniwan na na-encounter natin ay mga bulate. Minsan, Doc, kasi may mga na-encounter tayo sa field na dahil sa hindi nila pag-de-deworm, na-encounter natin yung pagkakaroon ng mga galis o yung mga skin diseases minsan ng ating mga alagang baboy na lagi nilang sinasabi rin sa atin, Doc, na dahil daw sa hindi sila nag-de-deworm, may mga na-encounter silang mga mange daw, Doc, yung mga, may mga kuto pa minsan daw yung kanilang mga alagang baboy. So, maganda rin po itong time na to para ma-discuss natin sa kanila, Doc, na kailangan talaga kung ano yung importansya nitong deworming natin. Sige. Dr. Raquel, do you want to add anything bago ko magbigay ng karagdaga informasyon? Go ahead. Opo, Doc, kasi meron pa mga tanong dito ang ating mga kaibigan. Ito po si Sir Fernandez Michael, Sir Michael from Dammam, Saudi Arabia. Bumabati siya sa atin. And si Sir Cocols Resma nga, yung pang-disinfect daw, nasagot na natin, Doc. Si Ma'am or Sir Donny Rivera, mula pagkabiik hanggang sa ibenta, ilang beses purgahin? Okay. Kamukha nang nabanggit to. Ang unang purga, ika-apat ang ika-limang-linggo na edad ng bagong panganak ng piglet. At ulitin ninyo ng isang buwan at kalahati ang dalawang buwan. So makaka-apat na pagpupurga, apat. Okay? Gimana, sundin nyo. Ang inay naman,
Dalawang beses. Isang linggo hanggang dalawang linggo bago manganak at pag nag-wallet po ng pigment. Yun na po ang pwede programa nung. Malinis na po yun. Pangatlo, meron dito katanungan si Romar Saraspe. Baka po pwedeng matesting yung disinfectant, lalo na ngayon may virus. Pwede bang makatesting ng sample? Sir Romar, pakitype nyo nga po kung saan po kayo nandun at kayo po ay malugod namin padadalahan ng Filipino workers ng mga kababayan natin sa ibang bansa, sa bayong dagat. Pakitype po dito sa comment box, nasan po ang inyong kamag-anak at saan po nag-aalaga ng baboy? Para po matugunan namin, pwede po yung aming mga contact number, no? Dr. Oli Ignacio, nandiyan po, 0915-679-8140, Dr. Janet, 0926-322-2712, si Dr. Raquel, 0908-815-2267. Kaya po, as far as Mindanao, nandiyan po ang aming technical commercial sales supervisor, Jeffrey Pedrosa. Sumagot na si Roger, Dr. Roberto Seo, Dr. Maken Silva, ay taga Batangas City. Hindi kaya taga Burbok ito, yung aking ipag, taga Burbok. Dr. Janet, babanggitin ko, meron tayong tinatawag na biosecurity upang maiwasan na magkaroon ng bulate. Una, kapag may bago po kayong dating na dumalaga o inahin o big, papahingan nyo lang po ng mga 2-3 araw, painin nyo ng vitamin, mineral, electrolyte, kung mga sustansi ng pork chop. Isolate nyo ito, quarantine nyo, after 2 to 3 days, purgahin. First step talaga, purga, bago kayo man, bakuna. Also, yung mga product na produkto na itlog ng bulate, kamukha na sabi ko, dahil spore forming yung mga yan, hindi na mamatay yung disinfectant. Kailangan talaga alisin dyan. Okay? Kaya kinakailangan matanggal yung mga solid waste, organic matter, kamukha ng dumi at saka ihi. Ngayon, kailangan po ang effort natin sa mga kulungan ng baboy, pa nagpasok kayo ng pinit, gagawin yung pampinel, nangyari, all in, all out, para paglinis, kung mabuti, tanggal lahat ng maiiwang itlog o mga pulatas. Palagi po kayong gagamit ng detergent, sabon, at pag malinis ng gusto, hindi po itong didisinfectahin. Okay? Ano ba ang mga pangkalatang improvement na mangyari o benepisyo ng nagpupurga? Gaganda po ang average daily gain o growth rate ng baboy, feed conversion efficiency. Yung dami ng pinakakain ninyong feeds, kung mako-convert ba ito sa laman ng kanilang baboy. Pangatlo, mababawasan po ito yung tawag ng liver, mako-condemn yung liver. Bakit po? Alam po ninyo, kaya ang symptoms ng may bulate, pag dumumi, may bulate. Uubuhin, kahit wala namang lagnat, walang simptomas ng respiratory infection, uubo dahil yung pungbulate mula sa sigura dito ka, pwede mag-migrate, pwede ka sa atay, magkakaroon ng kulay puti na pagsipatke. Ang tawag doon, milk spot liver. Kaya alam nyo, ang atay ng baboy, mahalaga ang presyo niya kung dito sa merkado. Kaya pag hindi kayo napupulat, at nagkaroon ng mga milk spot, ang liver o ang atay, aalisin na po yan ang mga matansero. Hindi na po yan makakasama sa mga lamesa na matitinda ng karne na baboy. Hindi lang po yun. Ang mas mahalaga, hindi na po lalaki ng maganda yung feed conversion rate, growth rate natin. Okay? Nagkakalat po ito ng bulate, ang itlog ng bulate sa kanyang mga kapwa baboy sa loob ng kanilang kulya. Dr. Raquel, tulungan mo ako bigyan pa ng karagdaga informasyon bago tayo mapunta sa unang oras ng ating webinar. Go ahead, doktora.
Yes po. Ito nga po palang ating pamurga, yung sinabi ko sa inyo, yung ating Hintel Plus Premix at saka water soluble, meron po itong withdrawal period na tatlong araw. Ibig sabihin, tatlong araw bago katayin, dapat ay nakalipas na yon. Huwag mo nang kakatayin pag bagong purga, magpalipas muna ng tatlong araw. Ano po? Para safe po nakainin ng ating mga consumer, yung ating karneng baboy. Doc, in relation po, Doc, may mga tanong pa kasi. Okay lang po ba? Ituloy ko na muna itong tanong. Kasi si Sir Michael Fernandez, sa manok po, Doc, ilang buwan po ang manok bago purbagahin? Kung meron daw gamot sa bulutong para sa manok na hinahalo sa pagkain nila. Okay. Thank you, Dr. Raquel. Mike Fernandez, una, lahat ng manok, ito'y pre-range layer chicken, breeder chicken. 6 na linggo. 6 weeks ang unang edad ng manok bago po ito. Okay. Ito po ang nagbamisol ng inyong kawal ng aming kumpanya at ito po ay inuulit kada 6 hanggang 8 linggo. 6 to 8 weeks. Sabi mo na, kung layer chicken yan, yung nangingitong ng puti o brown, kahit kada 2 buwan, okay na po yan. Every 2 months, regularly, pinupunta po. Mapunta ako dyan sa purga at saka sa mga parasite, no? Napabanggit lang po natin yung purga ng internal, manok at baboy. Pero meron pong external parasite, binigit ni Dr. Jeanette, na alala ko kanina. Sa baboy po, ang programa, 16 to 70 days old. 2 buwan hanggang ito ay maging 2 buwan at 10 araw, injection po ang ivermectin dito po sa leeg, subcutaneous, 1 mL per 33 kg body weight. Ulitin ko, ang ivermectin, both internal and external parasite control and prevention. Okay? Sa manok, meron din yung mga pang-external. Meron po kami yung produkto at tinatawag po natin, Zero Mite. Nilulubdob po ang mga ready to lay, pullet. Bago po ilagay sa mga cages, nilulubdob po sa timba na may tubig na may lamang Zero Mite para panlaban sa mites. Panlaban sa iba't iba, external parasite ng manok. May tanong pa ba, Dr. Raquel? Go ahead. Ayun, Doc. Meron pa nga tayo, Doc, ditong question, no? Galing kay Sir Joel Boris Servas. Okay, mga Docs, may nakaschedule pong kumuha sa mga baboy namin ng brother ko, mga finisher daw po, 3 weeks from now. Nakiusap sa amin ang buyer if pwede po raw 2 weeks bago katayin nila, i-deworm po siguro ito. I-deworm raw muna. Tanong, wala po bang epekto sa karne ang king purga? Wala. Magandang katanungan kasama ni Joel. Ano? Sa totoo lang, ako mismo kahit nung araw pa, kapag ako'y umigo sa malaking baguyan, nakakita po ako ng mga rough haircut o magkaspang na balahibo. Ang timbang ng baboy is 70-80 kilos na. Kumandenta kami ng 90-100 kilos. Isang linggo na lang o isang araw bago inaasahan ito ay ibenta sa aming mga buyer, pinapupurga ko po ang baboy. Kaya ulitin ko ang aking panawagan, 4 beses po ninyong pupurgahin ang inyong fattening pig o pagkabaing baboy, ika-4 hanggang 5 linggo at kada 6 linggo o 8 linggo pagkatapos pinuulitin ko. Huwag po umuulan, lalo na ang lebamisol, Impurga, Intel Plus, very safe po ito. Hindi po ito lumalaso sa karne, wala pong problema. Palagay ko po magiging kapakipakinabang ang timbang ng inyong baboy kapag ito ay malinis na malinis laban sa mga sound gulate sa loob ng katawanan. Go ahead, mga doktora, for another question. Okay, Doc. Mauna na ako, Doc, no, dito sa mga pahabol na lang na tips natin.
Ito pong ating King Purga na available po sa sachet at saka sa isang kilo po na naka-ziplock po yan. Available po yan sa lahat po ng mga poultry supply, agri-vet supply, agri-supply, nationwide po na may mga excellence products po, basta may mga tatak excellence, available po yan. And pwede rin po kayong tumingin ng mga, may mga flyers pa rin po tayo, Doc, no? Like this, yung sa Pork Champ products. Andito po yung mga contact number po ng mga naka-area po, kung saan lugar po kayo naka-stay dito sa Pilipinas. Pwede niyo po silang direct na i-text or tawagan pag may mga concern po tayo sa produkto. So nationwide po yan, marami po tayong ASR from the Excellent Group. Dala rin po nila itong mga produkto natin. Yung ating mga technical sales representative po, buong Pilipinas din po yan. Pwedeng-pwede niyo po silang i-contact sa availability po ng ating produkto. Thank you po. Thank you, Dr. Jeanette. Dr. Raquel, magiging nga lang yung mga huling bahagi ng ating talakayan. Go ahead, Dr. Opo. Yes, Dok, bago ko magbigay, hindi ko talaga matiis na hindi basahin at hindi isang guni sa inyo mga nababasa ko. Si Sir Reyes kasi nagtatanong, naka-free range ang manok, nakapasok sa kainan ng alaga kung baboy, hindi ba ito makaka-apekto? Alam mo, Sir Reyes, sa totoo lang, kaibigan, mas maganda nang hindi nakakapasok ang inyong mga nakaka-apekto sa loob ng pulungan ng baboy. Bakit po? Sa mga ilang kabailanan. Una, kung meron po itong mga madadala, mga pupulo ng mga mikrobyo o mga pathogenic organismo, yung bang mga mikrobyo na magpulot ng karamdaman po sa itong baboy, isa po itong kemer o vector ang inyong mga nakakawalang mga manok. Mag-ingat din po kayo sa mga daga, kaya lahat po ng baboyan, manukan, pinapayo po namin mga veterinaryo na kinakailangan meron kayong regular na rodenticide control o pangbusa sa mga daga na hindi nawawala sa lahat ng livestock farm sa buong Pilipinas at sa ibang parte ng mundo. Meron po sa Bishop si Norma Saraspe. Ang sinasabi na yung katanungan ni Sir Rawan Fernandez, walang gamot sa buto ng mga katotohan. Virus po ang sanginit ito, kinakailangan po pamagaling ng lusog at malakas ang pangangapawan ng resistensya ng inyong manok. Meron po kami produkto na Zeus Liquid para sa baboy, iwas ASF, para sa manok, iwas Lucas, Palpax, Good Flu, yun po ang mga iwas sa kailangan dyan. Ano po ang mga tanong? Dr. Raquel, Dr. Jeanette. Yes po. Opo, yung kay dagdag lang po kay Sir Romar Zaraspe, kabayan, salamat sa pagpa-participate mo. Tama po yung immune system. Meron po kaming produkto na suwak dyan, yung ating Zeus po. Liquid po siya at saka Premix. Ito po talaga yung ating anti-stress immunomodulator. Pwede po siyang Premix, pwede pong liquid. Ano po? And bago po ako mag-closing, may magagawa po ba kayong tulong sa mga kapwa natin magbababoy na nalulugi sa Visayas at Mindanao, sabi ni Sir John Selmar Celis. Sir John, para sagutin ko muna, tanda ko po nung nakaraang discussion din, na-discuss ko dito yung nung June 22 po, yung Philippine government ay nag-spend na ng 730,000 para sa indemnification ng ASF para tulungan po yung mga nagkaroon ng losses, ng mga nalugi. Intayin na lang po natin or makipag-coordinate po tayo sa LGU natin kung ano na po ang nangyari, kung may update na doon sa pondo na inilaan po ng ating pamahalaan. Ano po, kami po sa end po namin, sir, may itutulong namin sa inyo. Lagi namin kayong papaalalahan na mag-clean, sanitize, disinfect. Yung disinfectant po may available po sa amin kung kailangan nyo. Tutulungan namin kayong gumamit. Safe po, hindi nakakalawang ng sasakyan. Ano po, at effective po dahil glutaraldehyde po ito. Ano? Yun. So, bago ko po, eto na po, dito sa topic natin, Doc, na deworming and its key result to swine. So, yung deworming, Doc, it is a prime, o kumbaga ito yung isa sa mahalaga na, na kailangan pagdaanan ng ating mga alaga. Kailangan puhunan na natin ito, Doc. Kasi dito magsisimula ang foundation ng ating mga manok.
kung ang kanyang katawan ay magiging malakas o mahina sa kanyang paglaki, kung magiging productive siya o hindi. So, mahalagang mahalaga, tama ka, Doc, na malinis ang environment nila kasi doon nakukuha ang mga worms. And so, doon ulit papasok yung ating clean, sanitize, and disinfect. Doon ulit yun papasok. Kasi sa kapaligiran na yan, Doc, pwedeng madaming makuha eh bukod sa worms. Ayan na naman si ASF, ayan na naman ang mga skin problem natin, mga langaw, ayan, sama-sama na yan lahat, pati mga bakterya. So, dyan nagsisimula yan. So, yun po ang pinaka-solusyon. And may available po kami anytime na dewormer. Kontakin nyo lang po ang mga numbers sa screen, dip kung saan area kayo o kahit sino po sa amin. At tutulungan po namin kayo para magkaroon ng magandang programa sa ating deworming. Ano po, salamat po sa mga ka-webinars natin. Maraming salamat, Dr. Raquel, Dr. Janet. Yung pong mga nakikinig sa amin ngayon, ano, na taga Visayas Mindanao, kunin niyo po ang number ni Jeffrey Pedrosa, na aming po technical commercial and sales supervisor, dahil agaran po niyo kayong ma-respondihan at matutulungan. Ano po ninyo, mga webinar, regular po, every week, meron po ako nakukuha informasyon sa takdang presyo, yung tamang presyo po ng inyong baboy sa Visayas at Mindanao. Mamaya po, i-type nyo po dyan yung inyong Facebook page name o Facebook number. Po-forward ko po sa inyo yung presyo ngayong linggong ito na dapat nasusundan po ninyo lahat upang ma-maximize po ninyo ang inyong hanap buhay sa paglalaban ng baboy. Sa pagtatapos po, gusto ko po ikwento sa inyo, maraming klase ng bulate, no? Ang tawag po dyan, iba-iba. Roundworm, modular worm, intestinal threadworm, whipworm, kidney worm, at saka langworm. Kung pagkakasabi ko po, yung mga roundworm, askarisuon, maring nasa sipura, nasa bituka, yung mga kung, o sa pag-gusto mo, yung po yung nasa mga bituka, modular worm, sa mga bituka, meron din yung mga threadworms. Meron pong nagmamigrate o hindi pa mula sa digestive system, makakarating po ng liver o atay. Meron din pong makakarating hanggang sa bagat. Kaya po, kapag hindi ninyo napurga, kumalat, nananatili ng matagal na panahon sa loob ng kapalang baboy, kaya umuboy ng baboy nyo, maaaring pong ilabas nila, alawis po kanila, yung mga bulate na, adult worm. Sa atay naman, mamumuti ito, magpapakipat ko, yung tinatawag ng mid-spot. Ako lang po nananawagan sa inyo, tangkilikin po ninyo ang mga pangunahing dewormer na subok ng maganda resulta, lalo-lalo na ang Lugamison, Praziquantel, yung aming kombinasyon, meron ding ivermectin para sa internal external parasite, meron din po ng Fendendazol, meron din po Dexterous. Ano ang mga simptomas ng may bulateng inyong baboy? Mari po magtae, ubuhin ang wala namang lagnat o magbagal, mabagal ang paglaki, magaspang ang balahibo, mapunta ang baboy, tatamad-tamad, hindi kumakain, gusto palagi nakahiga, minsan parang kubana, tapos malamdam ang mga mata, minsan akala mo dehydrated. Ngayon, pag pinapin nyo ang gilagid o antena o ang bulba sa likod, pag pinisin ninyo, namumutla ito. Ang pinakamabigat na problema, sintomas, kapag marami ng bulati sa digestive system, pag dumi nito, may kasama ng bulati. Okay? Yun, malalaman po yung ganong sitwasyon. Paano po kayo kikita sa pag-alaga ng baboy? Lalo na po yung masunggid namin, tumatangkilit. Magandang lahi ng baboy, hanggang maaari artificial insemination para malaki ang chance ninyo hindi uulit ang paglalagdi. Pag nabuntis ito, mga manak ng marami. Bantayan po ninyo at huwag nyo papayagang mahapo o ma-stress ang bagong bulog na dumalagit ninyo upang maraming maging kulig o bito. Huwag na po kayo magpakain ng kaning baboy. Magtiwala sa pinakamalapit na commercial feed sa inyong lugar. Kompleto ang bakuna.
Dalawang bakuna sa respiratory, dalawang bakuna sa ang corona. Kompleto ang purga. Ika-apat na kay Kaldiman Ligo, upulitin every 6 to 8 weeks. Isang buwan at kulahate, hanggang dalawang buwan, makaka-apat. Ang kinahin, dalawang beses. Isang linggo, dalawang linggo, bago manganak. At sa araw ng pagwalay, pupurgahin ulit. Uulitin ko, ang paglilinis ng ulo nga ng baboy araw-araw at mag-disinfecta po kayo araw-araw. Mura lang po ang disinfectant. Ang ASF po, walang gamot, walang bakuna. Ano ang gusto ko ituro sa inyo? Pagbigyan po ninyo, subukan ninyo. Blue takwat, 15% o 30% o balbatek. This liquid. Makalitro, nakakalong nyo lang ng 3 to 4 ml, isang kulang tubig, araw-araw, kainin po ninyo. Para lumakas sa immune system, ang resistensya, at hindi mahapo ang inyong bago. Para ngayon, COVID-19, hindi natin alam. Dahil lumalabas kayo ng bahay, kahit na kayo naka-face mask, may face shield, may ibang tao hindi nag-face mask, ma-expose kayo. Malakas kasi ang resistensya ninyo, wala may symptoms, wala kay sorto, wala kay sipon, wala kay ubo, hindi kayo lalagnatin. Pero pa nagpa-swab test kayo, pwede kayong positive. Bakit? Marami po asymptomatic na COVID-19 positive na tao. Ganon din po sa ASF. Kung nanatiling malusog ang katawan ng baboy, kahit kating bahay ninyo may ASF ang baboy nila, hindi kayo patay. Okay? Yan po ang aking muling bilin sa inyo, mga ka-webinar, ka-portiyang, ka-extension event. Sa darating po na Martes, abangan niyo po ulit kaming tatlo, medication program po. Iba't ibang estado ng edad at laki ng baboy, ituturo po namin kung anong pampulga, anong bakuna, anong vitamina at kung nagkasakit ang gamot ng ating ibig. Doktora Janet, pwede mo bigyan mo ang ating mga webinar viewers ng inyong parting words and advices upang sa matagumpay na pagpupulga at makakalaga ng baboy. Go ahead, doktora. Okay. Yan, Dr. Rolly, sana po sa lahat po ng mga viewers natin ngayong hapon, pwede niyo po itong i-share, no? Ang masasabi na lang po natin sa pag-aalaga ng baboy, ang talagang purpose natin yan is kumita. So, ito pong deworming topic po natin ngayon, konting amount lang po ng pera ang gagastusin niyo para magbumili o kumuha kayo ng mga deworming product po na gamot. So, kung magkano lang po yung magagastos niyo kumpara po sa pwedeng mangyari o pwedeng idulot ng mga bulate, mga parasitiko na ito sa inyong mga baboy po. So, ako po ay nagsasabi sa inyo na huwag nyo pong aksayahin yung konting amount lang na ibibili nyo ng dewormer sa magiging kalalabasan po o ibubunga ng mga parasitiko pong ito. So, yun lang po. Marami pong agri-vet supply, poultry supply po na pwede nyo pagbilhan. Kahit po wala ng mga technicians na pupunta mag-inject sa inyo, kayo na po mismo mag-inject sa inyong mga alagang baboy, okay na po yan. Kikita at kikita po tayo. Magparami pa po tayo ng alagang mga baboy. Yan lang po. Salamat, Dr. Jeanette. Dr. Raquel, bakitin mo na yung mga million-milyong fans ninyo ni Dr. Jeanette. Opo, pero Sir Jumar Aranyo, hello po, and tama ka po Sir Jumar, kahit backyard racer ka, dapat mag-implement ka ng sarili mong biosecurity. Tama po yan. At susuportahan po kayo ng gobyerno sa mga susunod na araw dahil nag-MOA na po nung dalawang araw ang nakaraan ang mga swine practitioner tungkol dyan. Ano po? And si Ma'am Joey Tabahog, ayan, hello mga doctors, malaming salamat sa mga webinars nyo from Pagadian City, Zamboanga del Sur. Suking-suke, hello sir. So, maraming salamat po sa ating lahat ngayong hapon ito, Doc Rolly, Doc Jeanette, kay Sir Ian Achenza, sa team brand natin, EAVPI family, sa aking tatlong Angels of the South, kay Sai, kay Nessie, at saka kay Gladys, nanonood sila kanina. And EDL Group of Companies, sa ating mga ka-excellence, sa ating mga bosses, hello po, salamat sa inyong lahat.
And sana po patuloy nyo kaming subaybayan sa ating mga webinars. Maganda po meron tayong mga gantong talakayan. Every Tuesday and Friday po tayo, 2 to 3 or 2 to 3.30, depende sa discussion natin. Yun po ang ating schedule. Sana po lahat ng mga webinar, eh, kung nalagpasan nyo, pwede nyo po siyang panoorin ng replay sa Facebook page ng East Asia Vet o sa Facebook po namin. Yun po, makapapanood nyo po dyan. Pwedeng balkan nyo yung mga topic na iba na hindi nyo napanood. Pwedeng i-replay. Ano po, at ang pinakamaganda po, i-share po natin para makatulong po tayo sa ating mga kasamahan sa industriya. Sabay-sabay po tayong umunlad at mapagtagumpayan po natin ang ASF. Ano po, maraming maraming salamat po ulit. Thank you, Dr. Raquel. Tama ang panawagan ng aking mga co-host ngayong hapon. I-share po ninyo, i-like po ninyo. Saka po na yan, pagkatapos mo ng webinar, eh, meron na pong kompletong episode ng ating webinar ngayon hapon. All you have to do is to share and forward your messenger to call sa ating webinar ngayon hapon. Hindi ko pwedeng palampasin ang hapon ito nung hindi pati ng ating kaibigan. Ito, bukod sa business partner natin sa Dr. Janet, sa Mindanao, si Ma'am Antipuesto Mucha ng EJ Agudet. Dr. Janet, pati mo si Ma'am Emma. Namimiss na tayo. Hello, Ma'am Emma. Yan ang ang napaka-gorgeous na Ma'am Emma. Namimiss na po namin kayo. Sana po kung pwede pang makatravel at mamit po, mapasyalan po namin ulit kayo. Ay, gusto ko rin po mag-hello po sa kanyang mga staff po sa kanyang salon. May mga salon po dyan. Si Ma'am Emma. Nanonood sila sa atin, Doc. Nagre-replay daw sila. Pag wala na silang trabaho sa salon, nanonood sila sa atin, Doc. Hello po! Mama, thank you, Dr. Janet. Ma'am Emma, yung tawag sa veterinaryo, Petrol Volunteer, Dr. Ole Encarnacion at your service. Okay po, Ma'am Emma. Sa lahat po ng sangay, ang kilikin po ninyo kung kayo'y nandiyan sa area ng Dipolog, Pagadia, sa Mindanao area. Babatiin ko na rin ang ating kaibigan, si Sir Alvin Goso ng Pasifika Argument. Hello po. Ng Pasi ng Cebu. Sir Alvin, ano po, lagi kayo nanonood at ang lahat ng sangay ng Pasifika Argument. Maraming salamat. Akin din yung taong-tuso pagbati kay Engineer Errol Conde ng KFC. Magandang hapon po sa inyo lahat. Mula dyan sa Davao. Eh, meron mga balibalita ng ASF. Ingat po tayo. Iba yung pag-iingat. Mag-disinfect ka ng Bibotech araw-araw para po maproteksyonan ang ating mga alaga baboy. Sa huling mensahe po, gusto ko pong iparating sa inyo lahat na sana na paliwanag namin mabuti, magmalaga ng pagpupurga. Marinawa sa katapusan ng hapon, ng webinar nga ito, lahat po kayong nakikinig at mga makikinig pa sa mga susunod na araw o panahon, kapag ito po ay aming ipinamahagi na sa mga kaibigan at kakilala, kamag-anak namin nag-aalaga ng baboy. The Philippine hog industry is a big industry worth 280 billion pesos. Alam po ninyo, responsibilidad po natin lahat na stakeholders, kami po mga veterinary ng baboy, kami po mga kumpanya na meron pong corporate social responsibility na bahagihan kayo ng mga tamang impormasyon upang makatulong na maging kapakipakinabang ang inyong pag-aalaga ng hayop, baboy, manok, kambing, tupa, kalabaw, baka. Kami po ay kaisa ng probabing sektor at ng pamahalaan upang magsabi sa inyo na patuloy tayong magtiwala sa kakayanan ng pamilyang Pilipino, lahat po ng lugar na hindi pinatamaan ng ASF o masalang tamaan, magparami po kayo at mag-alaga kayo ng baboy. Ang magandang sitio po ng baboy na kayo po ikita ng Mayo mula ngayong Hulyo hanggang sa Hulyo sa darating na 2021. Malaki na po ang naging kabawasan sa populasyon ng baboy mula noong Enero 2019. Sana po maging bahagi kayo ng responsable pag-aalaga ng baboy
Nakikiusap po kami sa mga negosyante tungkol sa mga pag-aalaga at pagbebenta. Kalakal ng bagay. Alam po ninyo kapag may sakit, may karamdaman, pupatay na ang baboy. Huwag na po ninyo inabal sa inyong bakulan. Huwag nyo na pong bilhin at pangkinikin pa na ito po ay makakain pa ng ating mga inosente publiko. So, hindi lamang po kumuhayan, no? Naintindihan po natin ang kahirapan ng buhay dahil sa pandemya ng COVID-19. Pero hindi po ito makapwirang tugon at dapat nakapwirang upang kayo po ay pumunta sa mga hindi magandang gawain o mga ilegal na kalakal, lalo na may kinalaman sa ating mga alagang. Sa mga consuming public, hindi po nakakawas sa tao ang ASF. Wala po po yung sinasabing G4 strain ng virus na swine flu. Patuloy po kayo magtiwala dahil po ang National Meat Inspection Service sa pangunguna ni Dr. Ray Morales. Matyaga po nilang minamatsagan at binabantayan na lahat lamang ng malinis at malusog na baboy ang makakarating sa ating publiko sa pamagitan ng mga tinitindak kami ng baboy sa mga. Ang aking po huling panawagan, alagaan natin mabuti ang ating mga baboy. Ang baboy po ay isang uri ng hayop na hindi po natin pwedeng pipirin sa katuka o foods dahil hindi rin po magpapakita ito ng mga nagsusuka. Tapos na po ang panahon ng pagpapakain ng kaning baboy o feeding. Isa po ito sa kasiguruang naging dayla kung ba't umalat at kumakalat pa sa balita at kapitan sa ako po ang inyong ko, Dr. Rolly Calvito, ang nanawagan sa inyo lahat ng pagkinig at pinusubaybay. Maganda po ang pinabukasan ng ating livestock agriculture. Ang aking pumunsay sa katapusan ng aming webinar, Philippine Livestock Agriculture, the best is yet to come. Be part of responsible food animal production. Huwag na po tayo mag-away-away tungkol sa importation. Kung po natin gagawin ang pagbibenta ng may sakit at patay na baboy sa mga dinang at mga ama ng tahanan na namamalengke, patuloy po natin pagkulikin ang pagkuli, pagluto at pagkain kami ng baboy. Kung po kayo nagkalala, ang samantala lamang ang mahal na presyo ng kanilang baboy. Dahil po yan ay market forces driven. Kahit ano pong kalakan, kapag konti po ang supply ng produkto, mahal po ang presyo nito sa pangkalahatang merkado. Okay? Sa lahat po ng aking Indian Group of Companies, sa pangunan ng aking Executive Officer, Dr. Delano, Dr. Lorenzo, our big boss, Chief Operating Officer, Sir Emmanuel and Manny Garbano, Sir Miguel Lorenzo, our Vice President for Marketing Operations, lahat po ng aming kapitagang Area Operations Manager ng Excellent Food and Livestock Specialist, kasama na ang kanilang tulutong ng mga District Sales Supervisor at Account Sales Representative. Technical Sales Representative ng Portia Pet Auction. Mga ka-webinar, ka-Portia, ka-East Asia Bear, sa ngalan po ng aking mga magigandang co-host, Dr. Rocco Silva, Dr. Janet Hinobe, sa aming pong brand manager, Sani Bitangkor, assistant, Kim Rivera, and ang graphic artist, Joe Ferguson. Sinawati ko ng break, kadang birthday, ang brand manager ng excellence, si Emmanuel Garbano, na nakaraang Sabado. Aming siyang kaugnayan kanina. Abangan po ninyo. Ang aming pong pulito ay maglalabas ng panibagong magagandang episode ng Tukan at Kabuhayan. Sa lalong madaling panahon, ino-organize po ito ng aming kumpanya. Inaanyayang ko po lahat ng regular webinar viewers ng Excellence, mga kasabog, mga ka-Portia, mga ka-East Asia Vet, manatiling aming mga masugid ng pag-subaybay. Hindi po kami magkukulang ng paalala at paanyaya. Kami po ay nandito upang maging inyong katuwa,
upang maging maganda ang inyong kabuhayan sa kabila ng pandemya ng COVID-19. Ito po ang pagkakataon upang magparami tayo ng ating kabuhayan sa pamamagitan ng pag-aalaga ng ating iba't ibang hayop sa ating kanayunan sa buong bansa. Rosie Dael, Jumar Aranyo, Roman Saraste, mga suke at mga fans ng EJ Agribet sa Mindanao. Magandang naman sa inyo lahat. Mang Jovi, thank you very much. Muli, ang inyong lingkod, pasamantalang namamahalang sa susunod na webinar sa darating na Martes, July 28, amin pong mga kakampi sa Isabel. Kaya kayo po ay nakikinig o hindi, maraming salamat sa inyong lahat. Pero darating din mga oras, ang mapapanood nyo itong episode nito. Ganda ka po. Thank you, Dr. Raquel. Good afternoon. Thank you. God bless po. God bless. Thank you.